Bingo kami natin. Hi, ako nga pala si Yay, dating OFW na taga Cebu. Ngayon ay naninirahan na sa probinsya ng Luzon. Lumipat lang ako ng bahay pero sa probinsya pa rin ako nakatira. Isang ina na may munting pangarap para sa aking pamilya. Tara, samahan niyo ako sa kwento ng aking buhay. Magandang araw at mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga ka-blessings. At sa nakikita po ninyo, pumusyal po muna kami dito sa Beperia, ha? Malapit na po kasi ang piyesta dito sa lugar namin. Kaya ito, nagyayaya na si Bulinggit. Sakto, hindi pa po bukas lahat. At dahil hindi pa nga po bukas lahat, ito, nagbubudol na naman si Bulinggit. Ang dami kasing makukulay na pagkain dito para sa mga bata. Tignan nyo na naman kung anong napili niya. Siyempre, hindi lang po pang bata ang meron dito. Meron din pong para sa atin. Pero talagang mas mabubudol kayo ng mga anak nyo pag dinala nyo dito sa Beperiyahan. Sa sobrang saya nga po ni Bulinggit, ayan, napapasayaw at napapaindak pa. Pagkatapos nga ni Bulinggit mambudol sa atin, at ito naman kami naman ang pumipili kung anong pwedeng kainin ng mga anaconda namin sa tiyan. Una nga po nating titikman itong shawarma. Habang nag-i-enjoy dito si Bulinggit sa kanyang kinakain din. Ito na rin yung pinili naming pagkain. At buy one take one naman. Pagkatapos, bumili na rin kami ng juice. Kaso, ayaw naman ni Bulinggit. Kaya ito, kainan na muna tayo. Hindi naman po halatang marami tayong gutom. Siyempre, after namin tumikin ng mga pagkain, ito, dinala ko na rin si Bulinggit dito sa may kiddie slide. Ito lang po kasi yung palaruan para sa mga bata. Saktong-sakto, maaga pa at wala pa masyadong bata. Kaya hindi masyadong crowded sa loob. Mas makakapaglaro pa ang mga bata habang ganyan pa lang. Buti na lang talaga, naisipan namin pumunta ng mas maaga. Sa nakikita nyo naman, nag-i-enjoy naman si batang makulit. Siyempre, kung hinahanap nyo naman ina nyo, ito lang ako sa gili. Gaabang-abang lang tayo kay Bulinggit. Kaso, nag-iisip na naman tayo kung anong pwede natin kainin. Pang medyo matatagalan pa si Bulinggit sa paglalaro doon at wala pa namang ibang bata. Saka nakikita po ninyo, hindi pa po talaga bukas yung periyahan. Kaso, sobrang tuwa ni Bulinggit sa paglalaro. Ayan, na-injured na po ata tong kuko niya. Buti na lang kahit papano, ready-ready naman tayo. Bingo kami natin. Pagkabalik nga mo ni Bulinggit dun sa palaruan, ito, dito muna kami tatambay ni Daddy sa may bingkuhan. Habang tinitikman na rin namin yung mga palamig na nabibenta dito. Kahit hindi pa to bukas yung bingkuhan, dito muna kami tatambay. Kaso, nagutom na naman yung mga anaconda namin. Kaya ito, naglalakad-lakad na naman tayo para tumingin kung anong malalamot. Kaso habang naglalakad tayo, napapatingin tayo dito sa palaruan. At ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Una nga natin pinuntahan itong sweet corn. Bibili muna tayo dito bago tayo bumili dun sa tusok-tusok. At yan, tinimplahan na nga ni Kuya. Sa halagang 20 pesos, meron ka ng sweet corn. Tapos nga sa sweet corn, ito, dito naman tayo sa tusok-tusok na punta. Sino ba namang hindi matatakam pag ganito ang mga pagkain makikita? Kita mo. Huwag mong sabihin habang nanonood ka dyan, hindi rin po kayo natatakam sa mga pinagbibili ko dito. Kaya tara, samahan nyo na rin akong pumili kung anong-anong mga kukunin natin. Sobrang kukulay kasi nito mga pagkain ito. Halos lahat, gusto mo nang bili. Buti na lang talaga, pwede mo pang initin. At ito na nga po pala yung mga sauce nila na pwede nyong pagpilian. At sa wakas, naluto na rin po. At pangalang, natatakam na tayo. Ano pa kayo yung mga anaconda namin sa tiyan? Habang tinitikman ni Daddy yung tusok-tusok, dito naman tayo sa sweet corn titikim. Huwag kayong magalala, kung natatakam kayo, mas natatakam ako. Pagkatapos natin tikman yung sweet corn, dito naman tayo sa tusok-tusok din. Siyempre, sasamantalahin na talaga natin habang nandoon pa si Bulinggit naglalaro. Pagkatapos nga ni Bulinggit maglaro, ayan, good ang batang makulit. Kaya pinilihan na lang namin ng ice cream, pampalamig. Hindi naman kasi halatang nag-enjoy ang bata. Pagkatapos nga niyang kumain ng ice cream, ito, nagyayaya naman sumakay sa mga rides. Kaso, nagdadalawang isip naman tayo sa mga napipili niya. Buti na lang nakaintindi si Bulinggit, kaya dito na lang daw muna kami sa carousel. Sobrang tuwa ni Bulinggit, ayan, hinila pa nga tayo papunta dito sa carousel. May bata na namang matutuwa habang tayo nahihilo.
Hindi na kasi kaya ng powers natin at lalo't tumatanda na tayo. Buti na lang talaga natapos din tong carousel na to. Kundi baka lumabas na yung mga pinagkakain natin kanina. Medyo mahilo-hilo pa nga tayo dito pero kailangan nating lumakas. Sabi nga natin kay Bulinggit magpa-picture kaso yan naman ang itsura niya. Pagkatapos nga namin dito sa carousel, nagyaya naman si Bulinggit dito sa may caterpillar daw. Nagtuturoan pa nga kami na daddy kung sinong sasama sa aming dalawa. At talagang hindi ako pupayag na ako ang sasama. Good luck, daddy! Mahirap na, baka yung mga kinain natin lumabas na talaga. Nagpipigil na nga tayo kanina dun sa may carousel tapos dadagdagan mo pa dito sa may caterpillar. Tara, samahan natin tignan kung paano sila mahilo. Kaya yan, napahalakak lang tayo ng napahalakak sa pakatingin sa kanila. Para ka nalang lumilipad sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni kuya dito. At sa wakas, natapos din sila. Mukhang okay pa naman ang itsura ni daddy habang bumababa. At habang bumababa sila daddy, naispatan nga natin yung laban na vlogger. Andirito rin pala sila para i-feature yung vlogger namin. Hindi na nga tayo nakakapagpa-picture at iyan naman, sumakay na nga rin kasi sila. Kaso mukhang mabubudol na naman tayo ni Bulinggit. At medyo napunta na naman siya dito sa maraming pagkain. Kaya talagang napabalik si Bulinggit after sumakay. O siya, yan lang po muna sa araw na to mga ka-blessings. Daghan salamat sa pagtanaw.